Isang chairman po ng Electoral Board ang hinimatay, posibleng dahil sa puyat at pagod sa pagbabantay sa halalan sa Caloocan City. Naroon live si Jeff Caparaz. Jeff, kamusta na ang sitwasyon ng chairman ng Electoral Board, pati na ang update sa local post dyan, hindi lamang sa Caloocan, kundi sa buong Kamanata? Yes, Henry, yung chairman ng Electoral Board ay isinugod sa ospital yan kaninang alas 3 ng madaling araw at nandun na siya sa ospital at nagpapagaling na siya doon at hinihintay na lamang yung rekomendasyon ng ospital para siya makalabas doon. Samantala, Henry, ongoing naman yung retrieval ng mga ballot boxes at SD cards dito sa Caloocan City Hall. Nasa 118 na ballot boxes at SD cards pa yung kanilang hinihintay na maibalik dito sa City Hall. Kanina nga, nakita nga natin yung isang guro na nahilo at namatay habang ibinabalik niya. Himatay habang ibinabalik niya yung SD card sa COMELEC staff. Ayon sa kasama niya, Henry, bigla na lang bumagsak yung guro at ang dahilan niya marahil ay pagod at puyat dahil simula pa kahapon ng madaling araw, Henry, sila gising. Yung ating guro ay volunteer bilang Electoral Board Chairman at isa sa mga presinto sa Caloocan. Henry, agad naman siyang nilapatan ng lunas ng rescue teams at agad na dilala sa ospital. Henry, magkaibang departamento ang in charge sa retrieval ng SD cards at ballot boxes. Yung Treasurer's Office ang namamahala sa safekeeping ng mga ballot boxes. Kung sakaling may protesta o recount kasi ang isang kandidato, sa kanila ire-request yung retrieval ng mga ito. Habang COMELEC naman ang in charge sa SD cards matapos ang transmission. Yung mga nakausap nating guro kanina, ayon sa kanila, mission accomplished at masaya silang nagampanan ang kanilang papel sa eleksyon ngayong taon. Samantala, Henry, ayon sa ating halalan results, as of 5:47 a.m. mula sa 96.58% ng election returns dito sa Caloocan, si Along Malapitan ay mayroong higit 300,000 votes habang ang kalaban na si Egay Irise mayroong 200,000 votes sa pagka-mayor. Mula naman sa 100% election returns sa Malabon, naiproklama na si Ginny Sandoval bilang city mayor na may 94,826 votes habang si Enzo Oreta nagkamit ng 93,547 votes. Sa navotas mula sa 95.65% election returns, nanalo si John Ray Chanco with 77,571 votes laban kay RC Cruz na may 42,804 votes. Sa Valenzuela, mula 100% election returns, panalo si Wes Gatchalian as city mayor na may 275,640 votes habang 75,026 votes si Bombit Bernardo. Henry. Okay, so yung nahimatay na teacher, ano, marahil talagang iyan ang sakripisyo talaga ng mga guro, ano, at ng mga ibotang volunteers sa halalan. Pero yung sinasabi mo, Jeff, marami ang hindi pa nababalik na SD cards at hinihintay pa hanggang sa ngayon. Tama ka, Henry. Nasa 118 pa yung inihintay na balota at SD cards. Dahil ang sabi sa atin kanina, nung in charge dito, ay meron din kasing nagka-aberya na mga SD cards, Henry. Yung ilang mga nasira at mga na-corrupted ay napalitan nito lamang. Kaya hinihintay pa yun hanggang sa ngayon. Kaya kanina, nung madaling araw, Henry, kung makikita mo sa likod ko, punong-puno ng mga teachers yan. Diyan na nga natin naabutan kanina yung isa sa mga electoral board na nahimatay. At sa ngayon, ang status, nasa 118 pa yung kanilang hinihintay, Henry. Idagdag ko lamang, Henry, no, for the first time, ay bumoto ng ikatlong congressman ang mga taga-Caloocan dahil nahati na yung District 1 dahil sa RA 11545, kung saan 11 barangays na ang nalipat sa 3rd District mula 1st District, kabilang na nga dyan yung bagong baryo. Henry. So, paano yan? Ibig sabihin, hindi pa mabilang sa Caloocan yan, ano? Yung hindi pa nabibilang dahil kararating lamang o hinihintay pa yung ibang mga SD cards para mabilang yung mga nalalabing mga balota. So, paano yan? At ano ang sitwasyon dyan ng mga supporters sa mga kandidato na naghihintay sa pagbilang ng balota? Actually, Henry, nasa 4% na lamang yung hinihintay na maisuoli dahil doon sa mga precinct pa lang ay nai-transmit na itong mga boto, Henry. Kaya 96.58% na yung mga election returns dito sa Caloocan na magpo-proceed nga mamayang alas 8. So hinihintay na lamang na maibalik yan dito, Henry, dahil
ang ayon nga doon sa in-charge dito from the Treasurer's Office, ibinabalik dito yung mga balota para in case na merong mga election protest, ay madali nilang ma-retrieve yung mga balota for a possible recount, Henry. Okay, maraming salamat, Jeff Caparas.